pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang daraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit at sinabi, "Narito na si Tobias kasama ang lalaking pinasama mo." Bago dumating ng bahay, sinabi ni Raphael kay Tobias, "Sigurado kong makakakitang muli ang iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang abdo ng isda. Aalisin nito ang katarata sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita." Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, "Maaari na akong mamatay, anak. Ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan ng bulwagan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama. Hawak ang abdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. "Lakasan ninyo ang inyong loob, itay," sabi niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na abdo. Pagkatapos, inalis niya ang katarata at nakakitang muli ang kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiyak na nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang pangalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Naway purihin ang banal niyang pangalan sa lahat ng panahon, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, "Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito ng sigabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Napakaraming tao ang malugod at nakikinig sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.